Magandang gabi po. Luluto na naman ako ng hapunan. So, gagawa po ako ng video sa gagawin kong ulam. So, mag-umpisa na po tayo. Ito po ay egg omelette. Papakita akong paano ko iluto. Alam ko, napakasimpleng luto lang to, pero gagawin ko na lang ng video para pakita ko sa inyo paano ko siya lutuin in my own version. Okay, pisa na tayo. Okay, ito po ang mga gagamitin ko. Hiniwang sibuyas. Tapos itlog. At sardinas na mangkarel. In brine, hindi po sa tomato sauce. Oh. Brine lang po siya. Okay. Yan na po. Umpisahan na natin. Okay, ito po ngayon ang gagawin natin. Gamit tayo ng itlog. So, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Oh, madami ano. Limang itlog. Anim. Pito. Pitong itlog. Bakit kaya pito? Sabi kasi nila, Lucky 7 daw, di ba? Kaya, pitong itlog. So, ako po, ang ginagawa ko, patihin lang natin may ito. Dito na po ako nagtitimpla ng konting panlasa. Nilalagyan ko ng asin at saka paminta dito para may lasa siya. Ayan. Yun, bati-bati lang oh. Bati. Ayan. So ngayon, lalagyan ko siya ng paminta at saka asin. Konti lang para magkaroon ng lasa. So, itong paminta natin, black pepper na durog, pamintan durog sa Pilipinas. So, ako nilalagay ko dito sa palad para hindi mabigla, para matansya mo. Ayan. Ayan, mga ganyang karami, okay na yan. Dadagdagan na lang natin mamaya uli. Tapos, iodized sea salt. Lagay uli natin sa kamay. Yan. Kanyang karami. Okay na yan. Okay. So, nabati na natin yan. Yung sibuyas natin nandiyan dyan. Tapos itong makarel na sardinas na naka-brine. Ang ginagawa ko dyan ay inahati yan. Madali na lang siyang hatiin eh. Parang yung isang buntot, hatiin mo sa apat. Yan. Sa pang buntot. Siba madali siyang hatiin. Yan. Yun. Apat na siya, diba? So, walong peraso yan. Okay. Lipat na tayo dun sa ano? Lipat na tayo dun sa may stove. Okay. Okay, nandito na po tayo sa stove. Ito. Yan ang lulutuan natin. Lalagyan lang natin ng konting mantika. At
Tulad dati, ang gamit natin ay vegetable oil. Alright. Konti lang po. Tama lang na yun. Tama lang na matakpan yung ilalim niya. Yan natin. Kalat. So, ilagay muna natin sa high heat habang pinapainit natin yung mantika. Para sigurado mainit. Lipat ko na po yung itlog. So, habang naghihintay tayo dyan, batibatiin muna natin yan. Tignan natin kung mainit na yung mantika. Ah, hindi pa mainit ah. Yun, uminit na. Yun. So, sa mga ano pala, habang naghihintay tayo dito, medyo matagal yung stove. Sa mga gusto mag-comment, mag-comment lang po kayo kung nagustuhan nyo yung recipe ko. At mag-like na rin kayo kung nagustuhan nyo. Paki-hit na rin yung ano, subscribe button. At comment lang kayo kung anong gusto nyong lutuin ko next time para madagdagan yung video. Okay. I think ready na yung ano natin. Yung mantika. Yun, mainit na. Gagamit tayo ng wooden ano. Ano man tawag na ito? Pansudsud. Wooden na pansudsud. So, ang ginagawa ko pala, niluluto ko muna ng bahagya to. Kasi yung iba, pag nag-omelette, ninalagay na dito sa itlog, di ba? Habang binabaton ng ganun, nahalo na yung ano, yung sibuyas. Ang style ko naman, niluluto ko muna yung sibuyas. Yan. Okay, ito na po. Medyo na ubusan tayo ng memory. Pero ano na po, luto na po yung sibuyas. Translucent na siya. Takasan natin uli yung apoy. Yung stove. Ubusan po ng ano eh. Ng memory. Yun. Alright. So, ilagay na po natin itlog.
So ang gagawin ko po, kalahati yung merong yung may sardine, nas kalahati wala kasi yung anak ko, yung makulit kong anak na taga-tikim ko, ayaw niya ng isda. So lagyan na lang natin ng parsley yung kabilang side. Yun na. Tapos, habang iniintay yan, i-on ko na yung oven. Lalagay ko sa 350. So, ang gawin ko na lang, kasi ayaw niya ng isda, lalagyan ko na lang ng Vienna sausage. Paborito sa Pilipinas. Yung kalahati lang. Tapos lalagay mo yan dyan. Nana natin apoy. Lagay natin ito dito. Yun. Kalahati. May sausage. Kalahati isda. Di ba? Yun. Kasi, ewan ko ba, ba't ayaw niya ng isda? So, anayin ko lang ito. Alright. Tapos lalagay na natin isda. Kailangan medyo ano pa yung ano, kailangan medyo basa-basa, tubig-tubig ko para pagka nilagay mo isda. Okay na. Yun. Diba? Patayin na lang natin yan. So ang gagawin ko, dagdagan ko na lang isang itlog pa para lang sa ibabaw. Malalaki pala yung ano, hiwa ng isda. Lagyan natin sa ibaw para mabaon. Ayun. Diba? Ano? Alright. So yung kalahati niyan, yung kalahati na ito, yung kalahati lalagyan ko ng sili. Kasi gusto namin ng maanghang. Yun. Diba? Tapos, magdadagdag na tayo ng paminta. Tapos, konting salt sa ibabaw. Yun. Okay na. Ito na po. Ready na yan. Lalagay natin sa oven. Yun. So, ang oven natin ay 350 degrees. Mga ano lang yan, mga 5 minutes lang. Patas ng 5 minutes.
Ibubroil natin para ibabaw. Maluto pa. Lamangan lang. Mga 2 minutes lang. Sandali lang yan. Okay. Balik na lang tayo ulit. Baka maubos na naman yung memory. Okay. Tignan natin po ang kung ano nangyari sa ating egg omelet a la pizza. Nandiyan na po sa oven. Lapit na pong maluto. Okay. Inano ko na po pala yan. Inilagay ko na sa broil. So, ang gagawin natin, papatayin na natin. Okay. Gonna stop. Alright. Tapos, amit tayo nito kasi mainit yan. Kunin na natin. Ayun o. Oh, ang bango. Ayun, nalapit sa talaga. Ayun. Oops. Sumabit pa. There you go. So, di ba? Ang sa tingin nyo? Pare. Okay, lalagyan natin ng garnish yan. Habang mainit pa. Ang dried parsley. Di ba? Ayun o. Ayun o. Alright. Di ba? Ayos na ayos. So, habang nalalamig natin yung konti, kunin natin yung gilid. Yun, no? Para yun. Bukan nyo to, nako, simple lang. Pero, ayos. Masarap siya. Masarap siya na, ano, panghapunan. There you go. So, malamig na yan siya. Ang gagawin natin, lilipat natin sa platong malaki. Okay, yun po. Nalipat na natin. Nalipat na po natin. So, dahil ala pizza siya, ikakat natin siya ng pizza cutter. Yun, no? Yun, no? Iilan nyo lang. Dahan-dahan. Diba? Ayun. Kuha tayo ng plato. Okay. Ito na po ang ating finished product. How's it? Is it good? Oh, thumbs up. Okay. Oh, nice. So what you gonna say? Before we leave again. Yes. Like, subscribe, and share, and have a good night and day. Alright. Thank you very much, Josie. Oh, yan. Lapang na.